Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nananawagan ng isang workplace safety group na gawing mandatory ang ilang heat safety protocol para sa mga manggagawa ngayong matindihang init ng panahon. Kabilang dyan ang heat breaks na may bayad, medical checkups, maayos na ventilation, adjusted work hours, at libreng access sa inuming tubig. Wala pang bagong pahayag ang Department of Labor and Employment, pero dati na silang may labor advisory na inaatasan ng mga employers na tiyaking ligtas ang kanilang mga manggagawa sa epekto ng sobrang init. Simula ngayong araw, magtitigil pasada muli ang grupong Piston bilang protesta sa PUV Modernization Program. Sasabayan sa deadline ng PUV consolidation bukas at sa Labor Day sa Miyerkules, May 1. Wala pang bagong pahayag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pero una na nilang iginiit na wala nang extension ng PUV consolidation deadline. Maghihigpit na rin daw sila laban sa mga hindi nag-consolidate at ituturing silang palorum pagkatapos ng April 30 deadline. Bilang paghahanda naman sa tigil pasada, may libreng sakayang lokal na pamahalaan ng Malabon. Ilan sa mga posibleng apektadong ruta ang Malabon Monumento at Acacia Street. Ayon sa Malabon LGU, ilalabas lang ang libreng sakay vehicles kung kulang ang masasakyan ng mga commuter. Nagpatuloy nitong weekend ang pagsasanay ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa Balikatan Exercises 2024. Ang mga barko ng China nagpatuloy rin sa pagbuntot sa mga barko sa West Philippine Sea. Ngayon ang balita si Ian Cruz. Sa ikalawang araw sa West Philippine Sea ng magkakaalyadong Navy, nakabantay pa rin ang isang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Animo'y uninvited participant ng multilateral maritime exercise na sumusunod sa mga barko ng Pilipinas, Amerika at France ang surveillance vessel ng China na may bow number 793. Isang frigate na may bow number 570 ang nagpakita at sumusunod sa distansyang 9 nautical miles mula sa sinasakyan naming Navy vessel. Hindi ito alintana ng mga barko ng Pilipinas at France na tuloy lang sa pagsasanay. Namonitor naman natin sila around 6 to 9 nautical miles. Malayo naman yung kanilang presence sa exercise area natin. Nitong Enero, kasama ang Wangshan frigate na ito at isang destroyer sa dalawang Chinese warship na sumunod sa ikalawang Joint Maritime Patrol ng Philippine at US Navy malapit sa hilagang kanluran ng Palawan. Sa di kalayuan, naghahanda naman sa search and rescue exercise ang barko ng Amerika. Sa paglalayag sa West Philippine Sea, may mga barko ng mangingisda na nakikita sa radar ng aming barko. Hindi pa matiyak kung isa sa mga na-monitor nila ay isang Chinese militia vessel. Sa pagsimula ng Balikatan exercise, nasa 110 militia vessels ng China ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, malayo sa weekly average nito na 30 to 60 vessels. Bandang hapon, hindi na nakasama sa exercise ang French frigate dahil may medical emergency ang isa nitong sundalo. Hindi na rin namataan ang Chinese frigate. Samantala, habang sinisimula ng search and rescue exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, muling sumulpot sa layong 7 nautical miles ang isang surveillance warship ng China. Minsan-minsan pasulpot-sulpot, nandyan minsan sila, tapos minsan mawawala. So, ang importante na mamonitor natin yung kanilang mga presence at na ipapahatid natin yung kanilang movement sa higher headquarters. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Paris-bound na rin ang Pinay fencer na si Samantha Catantan sa finals ng women's foil event ng Asia and Oceania Zonal Olympic Qualifier sa United Arab Emirates itong Sabado. Tinalo ni Samantha ang kalaban mula sa Kazakhstan. Kahit pa may iniinom ng cramps na naig si Samantha sa dikit na laban, ang final score 15-14. Dahil dyan, siya na ika-12 Pinoy na makakalaban sa Paris 2024 Olympics batay sa listahan ng Philippine Olympic Committee. Eto na guys, Marie Mar is back after 17 years. Woohoo! Oh my goodness.
Kumusta sa viral makeup transformation challenge si primetime queen Marian Rivera? Putting her own twist, umaura si Marian ala Marimar. Kuwang-kuwa niya niyan from costume to dance moves, kaya trending ang entry. Halos 37 million na nga ang views niyan sa Facebook at Instagram. Another achievement unlocked din para sa Kapuso Star na may 30 million followers na ngayon sa Facebook. Grabe. Grabe. Diyosa naman kasi talaga. Wow. One of the most beautiful faces on earth. Correct. Parang ganyan. Bukas na ang deadline ng franchise consolidation para sa PUV modernization program. At para tutulan pa rin yan, simula ngayon ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong Piston. Kumustahin natin ang mga commuter at chopper sa unang balita live ni James Agustin. James. Gang, good morning. Yung ilang mga jeepney driver na makikiisa sa tatlong araw na tigil pasada dito sa monumento ay bumiyahe na muna kanina para daw kahit papaano ay meron silang maiuwi sa kanilang pamilya. Hindi naman naging pahirapan yung pagsakay ng mga pasahero dito sa area ng monumento sa Caloocan dahil marami bumabiyahe ng mga jeepney. Maagang bumiyahe ang jeepney driver na si Mang Ricardo sa rutang Malabon Monumento. Pero ilang ikot lang daw ang gagawin niya dahil makikiisa siya sa tatlong araw na tigil pasada. Ang game room namin ngayon, magugutom kami. Kaya kung wala pang gasto, mamaya pahinga na. Ganyan din ang diskarte ni Ricky na 20 dekada ng jeepney driver. Tuloy biyahe na po ito, gagaraya na po. Para kukuha lang ng pambaon. Ilan lang sila sa mga jeepney driver na hindi pa nagpapakonsolidate sa ilalim ng PUV modernization program. Bukas na ang itinakdang deadline ng gobyerno para sa franchise consolidation. Malaki yun kasi anak buhay namin mawawala eh. Ayan lang, siyempre, kailangan makisama sa ano eh. Kundi, magugutom kami. Paglalaban namin. Halin. Yung hindi matuloy yung bisout, siyempre, importante yun. Eh, marami kaming binubuhay. Ituturing ng Colorum ang mga hindi nakapag-consolidate pagsapit ng May 1. Kaya dati na nagbabala ang pamahalaan, nahuhulihin sila kung magpupumilit bumiyahe pagkatapos ang deadline. Kung sakali man daw mangyari ito, sabi ni Mang Ricardo at Ricky, lilipat sila sa ibang trabaho. Mag-ibang trabaho na lang. Tulad na? Mag-e-trike. Oh yes. Balik ako sa bangka, sama ko bangka uli. Wala na kami magawa. Pag di na kami pambiyahe, anong mga gawa namin? Lahat ng diskarte gagawin. Ang mga pasahero sa monumento hindi naman nahirapang sumakay kaninang alas 4 ng umaga dahil maraming bumabiyaheng jeep. Pero ang ilan mas inagahan na raw dahil baka malate sa trabaho o pupuntahan. Mahirap po talaga. Kasi hindi lang sa akin, sa mga marami din eh. Diba? Sana wag na lang, diba? Para, kasi pare-pareho naman tayo na ano eh, naghahanap buhay. Mahirap kasi mahirapan sumakay. Paano mag-i-discarte nyo? Hindi ko lang alam. Magbabike na lang siguro. May bike naman ako eh. Samantala, igan, sa mga oras na ito ay marami naman mga jeep na bumabiyahe dito sa monumento sa Caloocan tulad na nakikita nyo. At wala pa naman tayo nakikita na mga stranded na mga pasahero. Pero mga LGU tulad halimbawa ng Malabon ay handa naman tumugon at magbigay ng libreng sakay kung sakali man na kailanganin yan at mayroong mga pasahero na maapektuhan dahil nga dito sa tatlong araw na tigil pasada. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, sa mga ruta ba dyan sa monumento, marami na bang consolidated? Igan, base dun sa obserbasyon natin at pagtatanong dun sa mga jeepney drivers sa iba't ibang ruta dito sa area ng monumento dahil meron po dito na patungo sa Camanaba tulad halimbawa ng Malabon at Navotas at meron din naman yung mga dumaraan ng mga jeepney dito sa Rizal Avenue na patungo sa Pasay o di kaya naman Maynila. Marami yung mga jeepney driver dito na consolidated na. Isa sa mga indikasyon po niyan kapag tinatanong natin sila ay yung sticker na nakalagay dun sa gilid ng jeep nila na sila ay miyembro na ng kooperatiba at naka-anib na sila sa korporasyon. Igan. Maraming salamat, James Agustin. Nakapwesto na rin ang mga chopper at operator na nakikiisa sa transport strike ngayong araw sa Mayrojas Boulevard. May unang balita live si Mau de la Cruz ng Super Radio DZWB. Mau!
Simula ng magtigil pasada ang mga chopper ng chief na may rutang Baclaran Divisoria sa Maynila. Sa ngayon, ipinuesto na ng mga member ng grupong pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide to piston ang kanilang mga jeepney na hindi pumasada sa service road ng Ross Boulevard malapit sa simbahan ng Baclaran. Sinabi ni Marlene Lapitan, sekretary ng Piston Baclaran, mahigit 50 traditional jeepney na miyembro ng samahan ang hindi pumasada sa ngayong araw. Nakabantay naman sa lugar ang mga tauhan ng Southern Police District, hindi na mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Samantala sa ngayon, wala naman stranded ang mga pasahero dahil tuloy naman ang pasada ng mga traditional jeepney na miyembro ng mga kooperatiba, partikular ang mga biyahing Nicol Stramo Baclaran, Baclaran Dasmariñas Cavite at Baclaran Divisoria. Ito ang unang balita, Mau de la Cruz ng Super Radio DZWT para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Mau de la Cruz ng Super Radio DZWB. Dagdag pahirap sa mga pasahero sa NAIA Terminal 3 ang pagpalya ng ilang cooling tower sa paliparan nitong weekend. Update sa sitwasyon doon sa unang balita live, Gomer Apresto. Gomer, lumamig-lamig na ba? Ivan, as of 12 midnight kanina, bumalik na raw sa normal ang temperatura dito sa NAIA Terminal 3. Pero para sa ilang pasahero, ramdam pa rin ang init, lalo na at ito nga yung binabanggit ay kasunod pa rin ang pagpalya ng ilang cooling tower dito noon pang Sabado. Tila parusa ang inabot ng mga pasaherong papaalis at paparating sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kahapon. Pumalya kasi ang dalawa sa anim na cooling tower dito. Dagdag kalbaryo pa nang sumapit ang sukdulang init na magtanghali. Ang maghipag na OFW na ito, kahapon pa ng hapon dumating sa NAIA galing sa Kuwait. Pauwi raw sila ng probinsya para magbakasyon ng dalawang buwan. Alas 4 ng hapon. Okay. Saan kayo papunta ngayon? Pauwi ng probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Galing pa po kayo sa Kuwait. Kung ikukumpara naman daw kahapon, mas malamig na ang temperatura ngayon. Kumusta ate? Sobrang init. Sobra. Pero kaya lang naman. Ang lalaking ito naman na maghahatid sa kanyang pinsan papuntang Riyadh, ramdam din ang init sa paliparan. Sa totoo lang, kahit naka-aircon pa din dito, medyo mainit ang panahon. Oh. Kailangan nilang ayusin yun, sir, kasi ano, lalo na pagtanghali, mainit na. Ito, mag-alasing ko, mainit pa din. Ayon sa Manila International Airport Authority, normal naman na ang temperatura sa Terminal 3. Batay daw yan sa kanilang monitoring mula pa kaninang bago mag-alas 12 ng hating gabi. Ang pangamba naman ng ilang pasahero dito, posibleng maranasan talaga nilang init pagsapit ng tanghali. Gayunman, may mga evaporative fans naman daw na nakapwesto sa mga critical areas para sa maayos na air circulation dito. Samantala, Ivan, sinabi naman ng MIA na nakatakdang ayusin ngayong araw ang mga pumalyang cooling tower. Wala rin daw naapektuhang flight sa kabuuan ng NAIA. Ivan? Jomer, nakapasok ka sa airport kanina. Ikaw, personal, ano yung naging pakiramdam mo? Medyo normal na nga ba o talagang ramdam pa rin yung mas mainit pa rin? Actually, pagpasok natin kanina, normal naman yung sitwasyon, Ivan. Pero ang pangamba nga dito, ngayon na pagsapit na ng tanghali, posibleng mas uminit na yung panahon. Pero pagpasok natin kanina, okay pa naman. Pero ang binabanggit nga ng mga pasahero, ang problema nila dito, pagsapit ng tanghali. Ang sabi naman ng MIA, ang ginagawa nila contingency dito, ay nagbibigay sila ng mga merong mga evaporated fans sa mga critical areas at namimigay din sila ng tubig sa mga pasahero. Maraming salamat, Jomer Apresto. Simula Mayo, 4 na araw na lang ang pasok kada linggo ng mga empleyado ng Department of Finance. Ayon sa kagawaran, layan itong mabawasan ang pagbiyahe ng kanilang mga empleyado sa gitna ng matinding init. Pinapayagan naman ng DILG ang mga tauhan ng PNP, BFP at BJMP na magsuot ng mas komportabling uniforme. Para man sa mga nasa pribadong sektor, pinaubaya na ng dole sa mga employer ang pagpatupad ng work from home setup ngayong matindihang init ng panahon. Pinalawak na ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang manhunt operations kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon yan kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo,
Unang sumentro ang paghahanap kay Kibuloy sa ilang pag-aari niyang lugar sa Davao Region pero hindi siya nakita roon. Ayon sa Department of Justice, nandito pa rin sa Pilipinas ang pastor. May mga arrest warrant kay Kibuloy para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Dati na itinanggi ng pastor ang mga akusasyon. Express Chica naman tayo. More Kapuso Stars ang magpapasaya sa mas pinaraming Sparkle World Tour dates. Sa August 9 and 10, back-to-back ang shows ng Kapuso Stars sa California, USA. May part 2 naman ang Sparkle Goes to Canada sa August 11. Mga Kapuso naman sa Japan ang pasasayahin sa August 31 at September 1. Wow! Exciting! Ayan! Simula mamaya, mapapanood na ang newest segment ng Family Feud na Let's Play Family Feud. Siya sa ito ng mga Kapuso viewers na makisali sa hulaan. May booth na ililibot sa iba't ibang barangay sa Metro Manila. At ang pinakakwelang mga sagot sa harap ng kamera, mapapanood natin tuwing hapon. Sininoogi ang OG host po. Seven-zero na ang record ng Binil Lady Blazers sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Kahapon, panalo sila kontra sa Mapua Lady Cardinals 3-0. Panalo rin ang Arellano Lady Chiefs kontra naman sa Perpetual Lady Altas. Nanaig sa unang set ang Lady Altas pero nakatatlong sunod na panalo ang Lady Chiefs. Sa men's volleyball naman, na reverse sweep ng Binil Blazers ang Mapua Cardinals. Ang final score, 3-2. Wagi naman ang Perpetual Altas laban sa Arellano Chiefs sa score na 3-0. At live na mapapanood ang mga laro sa GTV, sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.